nagbabasa pa rin ng libro? Lahat kayo, very good. Alam niyo ba, ako mahilig talaga ako magbasa ng libro. Noon pa ba, ano pa lang ako, kasing age niyo pa lang ako, talagang mahilig ako magbasa ng mga kwento, yung mga, sa, di ba sa mga Filipino books natin, textbooks, sa mga English textbooks natin, di ba may mga kwento pa natin? Di ba may mga kwento sa loob, tapos kailangan niyo sagutan yung mga tanong tungkol yun sa kwento. Nag-enjoy ba kayo pa nagbabasa kayo ng kwento? Gusto niyo ba kwentuhan ko kayo today? Oo! Okay, sino dito may alagang hayop sa bahay? Me! Anong alaga niyo sa bahay? Aso! Barbie pusa! Ano pa? Sisil! Isda! Ba, ang dami namang pet! So ngayon, ang ating ikukwento tungkol sa isang pet. Si sino? Aba, alam mo. Sino nakakilala kay Putot? Aba, nabasa nyo na. Alam nyo ba yung kwento ni Putot? Okay, sige. Di uulitin natin ito sa mga hindi pa nakapagbasa at hindi alam ang kwento ni Putot. Mahaba rin ang buntot ng kalabaw. Napanghagupit. Pakagupit ng alin? Sa kutot. Langaw. O, di ba? Tanggal agad lahat ng langaw sa katawan at puto ng katawan ng kalabaw. Kahanga-hanga ang buntot ng matsing. Nagagawang baging pag naglalambitin. So, ingit. Bakit ka umiiyak, kaibigan? Tanong kay Putot na nagdaraang bulate. Ayun si bulate. Nakita kasi niya umiiyak si Putot. So, tinanong niya, bakit ka umiiyak? Anong problema? Sabi ni Putot, kasi ang malas ko, maikli ang buntot ko, mabuti ka pa, mahaba ang buntot mo. Yun ang sabi ni Putot sa bulate. Bakit sabi ni Putot, ano ba ang nangyari? Kasi, ang kabuuan ko'y puro buntot. Paliwanag ng bulate. Wala akong tainga, walang ilong, walang paa. Kaya, mas malas ako sa'yo. O nga naman, di ba? Ang bulate, wala siyang lahat ng kung anong meron si Putot. Si Putot, may buntot siya, pero maikli na. Pero may buntot pa rin siya. May tainga siya, may paa siya, may ilong siya. Pero yung bulate, puro buntot lang. Wala siya lahat nun. Sabi ni Buntot, hindi pala dapat ikahiya ang kapansanan. Pagkat dito ganap na kasawian. Maikli man ang buntot ko, buntot pa rin ang tawag dito. E di ayon, masaya na ulit si Buntot. Okay ba tayong aral? Palakpakan naman natin si Ate Shamsi.